サバルとサバの王のディスコ。Ang 90s ay isa na yata sa pinakamasayang panahon ng buhay ko. Wala masyadong iniintindi kung hindi ang maglaro ng patintero at ang taguan. At pag may 5 piso ako sa bulsa, ayos na. Ang buhay noon ay simple lang. Katulad ni Dodong Cruz at ang bandang The Youth na simple pero rock. At sila ang tatalakayin natin ngayon, mga ropang 90s. Pero bago tayo magsimula, ay intro muna. Kung mahilig ka sa mga ganitong topic, mag-subscribe ka na upang ma-update kita sa mga video na gaya nito. At ang shoutout ay pagkatapos ng ating talakayan. Nabuo ang kanilang grupo noong 1989 na binubuo nila Dodong Cruz bilang bahista at backup vocals, Erap Carrasco sa drums, Pat Mabingnay bilang lead guitar, Saldi Carrasco bilang lead singer. Ang kanilang tugtugan ay new wave, alternative at punk rock na uso noon at karaniwang pinapatugtog sa istasyon ng radyo sa XB102. Ngunit dahil sa pagkakaiba-iba nila ng konsepto sa musika, nabuwag ang grupo. Si Dodong Cruz at Pat ay binuo ang bandang N-Boys, habang sina Erap at Saldi ay binuo ang bandang Obscure Tone, at nadagdag din sa kanila si John Olidan. Ang mga miyembro nila noon ay tumanggi upang mag-front act sa mga concert ng ilang sikat na banda. Pero hindi naman yan pinalagpas nila Dodong Cruz, Erap Carrasco at John Olidan. Kaya noon sila ay naging front act sa mga concert. At dahil dito ay naging tanyag silang tatlo. Kaya napagpasyahan nila na bumuo ng bagong grupo. At tinawag nila itong The Youth noong 1990. At nagsimula silang tumugtog noon sa iba't ibang underground gig. At ang kanilang underground hit song ay ang kantang Amen. Dito na rin binansagan si Dodong Cruz sa Bansag na Kristo, at sumali rin sa grupo si Raul Velez. At sa kaparehong taon ay sumali sila sa RJ Battle of the Band, na para lamang sa mga baguhang banda na wala pang nagagawang album. Kaya habang nagsasign up ang grupo ay binago nila ang pangalan ng kanilang banda at tinawag nilang The Wall. Dito ay naging kampyon sila. At pagkatapos noon ay umalis sa grupo si Raul Velez sa hindi alam na dahilan. Ganon din si John Olidan dahil magtatrabaho ito sa Canada. At agad naman silang nakahanap ng kapalit. At ang pumalit dito ay si Robert Javier bilang bahista ng grupo. At simula nung nakijamming si Robert sa grupo, pinasok niya ang kanyang mga nalalaman sa musika at ang pag-aayos ng mga kanta. At dito na nabuo ang 3-piece lineup ng The Youth. Si Dodong Cruz bilang bokalista at gitara, si Erap Carrasco bilang drummer, at si Robert Javier bilang bahista at second vocals. At sa kaparehong taon din ay pinakilala ni Robert Javier ang bandang The Youth sa kaibigan niyang si Richard Tan ng Backbeat Records. At sa pamamagitan nito ay nabigyan sila ng pagkakataon upang ma-record at ma-release ang kanilang self-titled na indie album na The Youth. Tapon, tapon, tapon mo. Dahil sa pagpupursige din ng frontman na si Dodong Cruz, ay napapayag niya ang Club Dread na ibook ang banda noong 1991. At dahil sa high energy at mahusay na pagpe-perform ng grupo, ay mas nakilala sila dahil sa ganda ng kanilang tugtugan na pinaghalong punk, alternative rock at hard rock. Ganun pa man, ang bandang The Youth noon ay nakaranas din ng mga rejection sa ilang recording company na inapplyan nito, dahil ang katwiran nito ay hindi daw sila tisoy na naging dahilan upang ma-reject sila. Kaya, yung mga recording company dyan, pag na-expire yung kontrata namin, pag yumaman na magpapaputi ako. Totoo yun? Tinanggihan kayo? Yeah. Ayaw namin banggitin yung recording company. Perception nila kasi ng rock package. May cute eh. Pero noong 1993, nadiskubre sila ng Universal Music at agad silang pinapirma sa isang record label. At noong 1994, ang bandang Youth ay nakapag-release ng kanilang debut album na tinawag na Album na Walang Pamagat. Nakapaloob dyan ang mga kantang Mukhang Pera, Ang Tao Kapag Walang Pera ay Napapraning, Multo sa Paningin, Basura, Tapon Mo, Basura Yo, Itapon Mo, at Takbo. Anong gagawin mo kapag may manya? Naging instant hit ang kantang Multo sa Paningin at umere ito sa maraming istasyon ng radyo, at na certified platinum din ito. Noong 1995, ang grupo ay nagsimulang mag-record ng kanilang follow-up album na Tao Po. Pero dahil hectic ang kanilang schedule,
dahil sa kanilang mga concert dito sa bansa ay matagal ito bago na-release. Pero noong 1997, nai-release din ang much-awaited album na ito na tinawag na Tao Po. Tao Po, Tao Po. Pero noong panahong iyon ay unti-unti nang tumatamlay ang rock music at kumukonti na din ang nag-i-sponsor sa alternative rock dito sa atin. At hindi ito naging mabenta dahil noong mga panahon na iyon ay nag-iiba na talaga ang usong mga kanta. Pagkatapos nito, na-pressure ang buong grupo dahil gusto nilang makagawa ulit ng mga bagong kanta. Ngunit naging sanhi pa ito nang di nila pagkakaunawaan. Lalo na ang dalawang songwriter sa grupo na si Dodong at Robert na noon ay may magkaiba ng gusto sa estilo ng musika. At ito na nga ay nauwi sa breakup ng kanilang banda na ikinalungkot ng maraming fans. At ikinagulat din ng marami nung si Dodong Cruz ay magsolo at nag-focus sa kanyang solo career. At agad naman siyang pumirma ng kontrata sa JML Records. Nai-release din ang kanyang solo album na Eksperimento. Nakapaloob dito ang kantang Malayo Pa Ang Umaga. Naging hits at gold status naman ang kanyang solo album. Pagkatapos noon ay unti-unti nang nawala si Dodong Cruz sa music industry. At ang dalawang naiwang miyembro naman na si Robert Javier at Erap Carrasco ay nagbuo ng grupo na Warehouse Club. At noong November 1999 ay muling nagsama-sama ang trio. At nagkaroon sila ng one night reunion show na idinao sa Mayrix. At dahil dito ay pinagpatuloy nilang muli ang grupong Dayot at bumalik sila sa mainstream. 2004 ay naglabas sila ng compilation album na Jack Daniel In Session at nadagdag din sa grupo si Dan Almokira. Nakakasama nila ito sa mga live concert at mga gig, kaya ang grupo ay naging quartet. Naglabas din sila ng kanilang much-awaited fifth reunion album na ang title ay Pirata. 2012 ay nag-concert sila sa US at dito na rin nagpaalam sa grupo ang gitarista nilang si Dan Almokira. At noong 2014 ay sumama sa kanila ang gitaristang si Markel Martin na gitarista rin ng Shackle ngayong pangkasalukuyan. At dito ay unti-unti na rin naglaylo si Dodong Cruz sa bandang Dayot, pero paminsan-minsan ay sumasama pa din siya. Mapapanood natin sila sa mga gig sa club at ilang international gig. Pero dahil madalas wala si Dodong, ang lineup ng grupo ay naging trio. Si Markel Martin bilang bokalista at gitarista, si Robert Javier bilang bahista at vocals, at Erap Carrasco bilang drummer. At ngayong 2022, ang bandang Youth ay magre-release ng kanilang reissue album na ang title ay Pirata on vinyl format. At shoutout sa ating mga ropa na si Mr. J, Itnas Guitar, Remy Franz Oyaw, Pinoy Guapo TV, Daniel Guillermo, Hey Mr. J, Kinky Channel, Templar 323, Road Tour ni Cloud, Quiz Darwin Official, Horde 666, Melvin Tambagle, Dansky Vlog, AR AZ, Tawale, Franksman Clement. At shoutout din kay Silverio Lajos, Boy Lajos, at Tropang Bangkusay. Ganon din kay Rapi M, Jun Tubig, Rodelon De Los Santos, Doroteo Alum Jr., at Rusty Nail. At maraming salamat sa inyong panonood sa Gintong Araw TV.